Kagunay po ng pagkakasibak sa pwesto ng hepe ng PNP Custodial Center, kung saan po nakakulong sina Senador Estrada at Senador Revilla, makakapanayin po natin si Police Chief Superintendent Ruben Sindak, nagkapagsalita po ng PNP. Good morning po, Chief Superintendent Sindak. Yes, good welcome morning. Welcome ulit, Suke. Good morning. Okay. Good morning, Egan, Maris, and Ivan. At sa lahat po ng Rhea po, si Rhea. Rhea. Pero sister ko ho yun. Superintendent, ano nangyari? Parang mahal siya nung mga datihang nandun sa custodial. Ang gusto mong paalisin yung dalawang senador. Well, of course, yung pagpapalis ng dalawang senador, call yun ng ating Sandigan Bayan. Ano pero ang basihan talaga yung overstaying ng mga bisita ni Senador Jinggoy. Opo, totoo po yun. Wedding anniversary, no? Opo, of course, opposite, walang kinalaman po yung manifest po doon. Mm-hmm. Contrary doon sa sinasabi ng iba, ito'y independent investigation dahil nga po doon sa nangyari sa over the weekend. Sa tulong din ng pagiging vigilant ng mga media. Mm-hmm. So maliban po doon sa pagkakasibak niya, meron pa po ba siyang sanctions na kakaharapin over this? Actually, yun nga ang reason ng kanyang pagkakasibak, Ivan. Ano? Kasi yung napagkakitaan through the pre-charge investigation na medyo may lapses nga po siya. In this case, for failure to comply or enforce the rules and regulations of the custodial service and for failure to inform higher headquarters of incidents happening in his unit. Baka naman ho kasi naninindak yung mga dumadalaw ho doon, yes, kaya hindi humatanggihan. Yes, for whatever reason, he could have at least informed his higher commanders. Pero does the buck stop at him? Hindi, siya ho ba yung final say doon sa kung sino makakapasok, kung anong oras, kung anong araw? Siya yung cutting edge, siya yung front line. But okay. if he could have informed this his situation to higher his higher officers, siguro mayroong iba pang mananagot. Na hindi po niya ginawa? Na hindi yata niya ginawa. Hindi, ho kaya hindi niya yata ginawa. Okay. Dahil nasa ano pa, nasa administrative investigation pa po tayo. Hindi ho kaya, ano, yes, parang po. Fall guy lang po siya dahil sensitive po ang police at ang Malacanang sa issue ng VIP treatment? Hindi naman po. Ito investigation pa lang naman po eh. Pre-charge investigation. Pwede siyang bumalik ulit. Pwede siyang mag-ano na yun, siyempre. Mag-ibang custodial na. Opo. Ibang assignment siguro. Pero sa ngayon, dahil nga sa administrative case na yon, he was administratively relieved. No, he was given administrative relief para maharap niya yung administrative case niya. Alright. Yes, nadamay pa. No? Okay, para po sa kapakanan ng mga kaibigan, kamag-anak nitong dalawang nasa PNP Custodial Center. Naninindak. Oo, naninindak. Hanggang anong oras ba? Anong oras? Ito, maganda po. Lilinawin po natin po. Ano? Supposedly, ang nangingiral na visiting hours doon ay twice a week, Thursday. At saka Sunday. And okay. that was 9 to 3 nga po. Yeah. A.M.? AM kasi to PM. Yung huling bisita umalis siya 1 AM. Hindi po. So 9 AM to 3 PM Thursdays and Sundays. And then yung of course yung mga abogado, doktor at ang kanyang spiritual advisor or anytime mentor yun. Anytime of the day and night 'yon. Subalit ang direct relatives naman with prior request pwede pong pumunta. Okay. Pwede with dumalo. Prior request. Merong interim po ngayon na ipapatupad of course with approval from higher headquarters. Ipaparehas na daw kami sa BJMP, yung dalaw ng BJMP. Which is Tuesday to Sunday. Pag Tuesday to Friday 1 to 5 PM pagka Saturday and Sunday naman, that is 8 a.m. to 5 p.m. With Monday as the general cleaning and laundry day. Okay. Laundry. Pwede ba ako maiba lang, malis lang ako dahil baka sagutin nyo rin. Eh, nandito ka na eh. Yung DAP daw po, 3 billion nilagay daw sa crime lab ng PMP. Anong totoo doon? Wala po akong direct information doon. Pero may nakita ka bang nabago sa crime lab? Aba, may maganda po kaming building ngayon na is 3 billion po yun? Hindi ko katabi yun, igal ng custodial center. Katabi ng custodial center. Kaya isa yun sa mo, brand new building. You know, magandaan yung sagot doon. Iyak, tatanungin po kayo doon, superintendent. 3 billion. Wow. Alamin ko po muna ang impormasyon tungkol doon. Kasi bagong-bago mala po. Mala CIA na yan, ang crime lab. Maganda naman po, para siyang hospital talagang malaki. Thank you po sa pagpunta uli. Yes, Police Chief Superintendent Ruben Sindak, tagapagsalita po ng PNP.